Isang mapagpalang araw po ng Martes. Welcome to All The Line. Police Senior Master Sergeant Brother Raldi Mones mula po sa ilalim ng Manila ng Pinagisang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated. At sa tulong po ng panalangin ng Mahal na Ina ng Birhen ng Guadalupe, nais pong magbahagi. Ang gospel po ngayong Martes, Marso 30, taong 2021, Martes Santo po, ay nango natin kay San Juan, Kabanata 13, Talata 21 hanggang 38. Sabi po dito, sumagot si Jesus, talaga bang handa kang mamatay para sa akin? Sinasabi ko sa iyo, ang totoo, bago tumilaw kang manok, tatlong beses mo kong ikakaila, nakilala mo ako. Sa eksena kasi, ang haba po ng istorya. At ito po'y may dalawang tao doon na nabanggit. Yung si Judas Iscariote at saka si Simon Pedro. Meron po silang common denominator at saka meron po silang pagkakaiba. Ano po yung common denominator ng dalawa na ito? Yung po muna yung pag-aralan natin. Unang-una, parehas po silang mga alagad ng ating Panginoon. Parehas po silang apostoles. Silang dalawa ay bahagi ng 12 apostoles. Si Pedro at si Judas Iscariote. Bukod sa pagiging apostoles nila, may katangian din silang dalawa. Ano to? Sila yung dalawa na nagtaksil sa ating Panginoon nung ipapako na ang ating Panginoon Kristo at bago siya mamatay. Two things ang meron sila, pare silang apostol at parehas silang nagtaksil sa ating Panginoon. Pero ano yung pinagkaiba nila na magandang pagbulayan sa araw na ito? Two things din po. Unang-una, hanapin muna natin yung pinagugutan nila. Ano ba yung pinanggalingan nila? Si Judas Iscariote kasi kapatid, mababanggit sa gospel na may mga senaryo doon na alam ng ating Panginoon na kumukupit si Judas Iscariote doon sa kanilang pondo. Bakit? Sapagkat si Judas Iscariote ay ang pinaka-treasurer ng grupo o pinaka-ingat yaman. At makita natin yung pagkagahaman sa pera ni Judas Iscariote. Tulad yan ang nabanggit kagahapon, for the love of money is the root of all evil. Maaring na in love si Judas Iscariote sa pag-ibig niya doon sa lapi. At samantalang si San Pedro naman o si Simon Peter ay namumuhay naman sa grasya ng Panginoon. Bakit ko sinasabi? Sapagkat lagi siyang nakasama sa ating Panginoon. Palagi niya napapakinggan pag nagpipreach siyang ating Panginoon. Palagi niyang nasusubaybayan kung saan pupunta ang ating Panginoon. At lagi siyang kasakasama ng ating Panginoon. Anong pinagkaiba nilang dalawa? Bagamat si Judas Iscariote ay kasama, pero busy siya sa mga ibang mga aspeto. Busy siya pagbabantay ng pananalapi. Samantalang si Peter, naka-concentrate siya sa ating Panginoon. Nasa grasya siya ng pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Ang resulta ngayon, ano na? Matapos silang magtaksil, parehas silang nagkanuno sa ating Panginoon, ang resulta ng kanilang desisyon sa dulo ay magkaiba. Si Judas Iscariote, ano naging desisyon niya? Mas pinili niya na magpakamatay at kitilin ang kanyang buhay. Mas pinili niyang wakasan at hindi i-accept ang kanyang kasalanan. Ito siguro yung pinakamatinding kasalanan na nagawa ni Judas, ang hindi niya i-accept ang kanyang pagkakamali. E ano naman ang tugon ni Simon Pedro? Si Simon Pedro, kapatid, bagamat siya'y nagkamali, bagamat tatlong beses niyang itinatwa ang ating Panginoon nung hinuli ito at tinakip, at the end, inamin niya ang kanyang kasalanan at patuloy siyang naglingkod sa ating Panginoon. At ito ang kagandahan. Matapos si Pedrong magkamali, yung kahapon niya, yung istorya niya, nung patawarin siya ng ating Panginoon, nagpatuloy siya. At this time, hindi niya sinayang yung opportunity na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya nga hanggang kanyang kahuli-hulihang hininga, mas pinili niyang mamatay ng pabaliktad sa krus para ipakita ang pagmamahal niya sa ating Panginoon. Tatlong bagay ang aral sa araw na ito. Unang-una, for the love of money is the root of all evil. Second, anuman ang kasalanan mo, kailangan mo lang ang mabalik loob sa ating Panginoon at makatitiyak tayong pababalikin kanya sa kanyang grasya. And then the third, katulad ni Peter, nabuhay siya
sa grasya ng Panginoon. Patuloy siyang nakikinig, patuloy siyang sumusunod sa ating Panginoon. At ito siguro yung magandang pagbulayan natin. Ito siguro yung pinakamagandang prayer natin. Lord, patuloy mo kaming pasunurin sa biyaya at grasya mo. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for this wonderful Tuesday. Salamat Panginoon ay may araw ng Tuesday na banal. At alam namin Panginoon, sa likod ng isik yung ito, naging prayerful kami. Naging mas lalo kaming prayerful. Mas lalo ka naming nakilala, mas lalo kaming tumawag sa iyo. Mas lalo ka naming hiningian ng tulong. At Panginoon, sa oras po na ito, nawawag po kaming magmahal sa pera ng katulad ni Judas Iscariote. Patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng tapang para i-accept ang aming mga pagkakamali. At Panginoon, anuman yung pagkakamali namin, anuman kahapon namin, patindigin mo kami, patayuin mo kami upang ipahayag na ikaw ang Diyos na buhay. At Panginoon, nais po namin mabuhay sa grasya mo sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mabuting balita. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito, especially Panginoon, lahat ng mga dumadanas ngayon ng sakit ng COVID-19, heal them, healing upon healing and blessing upon blessing. Lahat Panginoon dumadanas ng problema sa financial, bless them Lord. And we ask this in the mighty name of Jesus who lives and reigns now and forever. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Mula po sa Makati City Post Station, patuloy na bumabati ang ilingkod. Just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.